Hello po! Welcome kayo muli sa ating channel at ang recipe natin ngayong araw ay walang iba kundi ang banana cheese balls. At narito ang mga kailangan natin. Ang una natin gagawin syempre ay ilaga muna natin ang saba. Lagyan natin ng sabat na tubig at lutuin natin ng maigi. At mas maganda kung hinog na hinog ang ating saba para mas matamis at mas madaling i-mash mamaya. Lakasan lang ang apoy at pag kumulo, hinaan natin ng konti hanggang sa maluto. At pagluto na, ilagay muna natin sa plato para palamigin ng konti para mas madaling balatan. Hirap pa yung magbalat ng mainit, no? Okay, balatan na natin at ilagay sa mixing bowl kung saan natin imamasa. So, start natin hati-hatiin. Una sa pamamagitan ng tindor o kutsara. At maganda kung meron kayong kahoy na pang-mash na ganito. Kung wala naman, pwede na ang matibay-tibay na kutsara. Kung okay na, ilagay na natin ang all-purpose flour at ihalo natin ng maigi. Kailangan natin gumamit ng kamay sa pagmasa, pero make sure na naghugas tayo. 20 seconds with soap and water para sure. Naksa. Kung sa tingin natin medyo tuyo ang mixture, patakan natin ng kunting ibab o tubig. Dagdagan na lang natin ng kunting sugar para hindi matabang. Pag okay na ang ating dough, isit aside muna natin para i-prepare ang mga ibang sangkap. Tulad nitong cheese. Dahil nilagay natin sa ref kanina, naging firm kaya andaling i-slice ngayon. Di natin magagamit yung isang box. Makakalahati lang nito, okay na. Yung isang piraso naman ng egg, kasya na rin dito. Batihin natin ang mabuti kasi isasawsaw natin yung balls bago lagyan ng breadcrumbs. Ngayon, ganito ang paggawa ng balls. Gamit tayo ng spoon bilang guide para at least medyo uniform ang size. Although, di naman kailangan perfect na magkakasinilaki. Gawa muna tayo ng bilog bilang sample at pag okay na yung size, ilagay na natin yung cheese. Dapat hindi masyadong maliit o masyadong malaki yung cheese. Dapat naka-proportion sa size ng balls. So, ganyan. Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang maubos ang dough. At huwag papatong-patungin ang balls para di sila ma-deform. Okay, nakagawa tayo ng 34 pieces at ngayon ikot na natin ng breadcrumbs para may prito na. I-dip muna natin sa itlog, then last coating yung breadcrumbs. Sa pagprito, kailangan deep fry ang gawin natin. So at least 1 bottle ang kailangan nating cooking oil. Madali na lang ang pagprito kasi nalaga na yung saging kanina. Hintayin na lang natin na maging golden brown ang color. Pwede nating baliktarin para maging balanse ang pagkaluto. Okay, pag ganito na ang color, pwede na luto na to. Mas magandang kainin na habang mainit pa dahil creamy pa yung cheese sa loob. Ayan. Kung meron tayong honey, pwede natin patakan pandagdag lasa rin yon. I hope nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon. So please don't forget to like and subscribe for you not to miss any of my new uploads. Thank you!